isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating pong online devotion at sa ating pong Christmas edition ng ating pong online prayer and devotion. Bago po ang lahat, nais ko po muna kayong batiin ng maligayang Pasko. Sa hapon pong ito, bago po tayo magpatuloy sa ating pong devotion, ay nais ko po kayong imbitahan kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating pong YouTube channel. Sa mga nanonood po ngayon na bago lang po sa ating pong channel po, ay pwede pong paki-like and subscribe po ang ating pong YouTube channel. Salamat po. At yun naman, atin pong i-share ang broadcast na to. Sa pamamagitan po ng pag-share, meron po dyan sa baba yung parang arrow para i-share po natin ang broadcast. Nasa YouTube na po tayo, and praise the Lord, talagang ginagamit ng Panginoon ang broadcast na to para mas lalo pang maipahayag ang salita ng Panginoon kahit sa saang lugar ka pa. And then mag-shout out po tayo kung saan po tayo nanonood. Ang sagunod po ay ma-recognize po tayo ng mga nasa online team na meron palang nanonood sa ganitong lugar. Sa hapon pong ito, gusto ko pong balikan po natin yung kwento po ng kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus sa Luke chapter 2 verses 1 to 11. At gusto ko pong ilatag po sa atin dito sa verse na to na si Hesus ang ilaw, ang liwanag at ang ligaya ng ating buhay. Luke chapter 2 verses 9 to 11. Doon na lang po ako mag-focus kasi alam po natin yung kwento. Okay? At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." So napakaganda po nitong atin pong binasa mga kapatid, dahil makikita po natin dito na si Hesus, okay, siya po ang liwanag at ang ligaya. He is the light, He is our joy sa ating buhay. Yan po yung sinasabi po dito sa Luke chapter 2 verses 9 to 11. Bakit po mga kapatid? Dahil mayroon po tayong magandang balita, at alam po natin yon, ang maganda pong balita ay pumarito o isinilang ang tagapagligtas. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus na ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanya pong pagdating, dahil kapag sinabi po natin kasing tagapagligtas, talagang lahat po yan ng area ng buhay natin. Siya po yung ating tagapagligtas. But hindi lang po ang ating Misaya, ay hindi lang po siya tagapagligtas natin. Dito po sa binasa po natin sa verse 9, sabi po dito, first point, ay tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. We see this verse na kakasilang pa lang ng ating Panginoong Hesus ay nagliwanag na po siya, dahil matindi yung glory ng ating Panginoon. Matindi yung ipinapakita po dito that Jesus is our light. Kumbaga, claim naman ng ating Panginoon dito sa salita ng Panginoon in John chapter 9 verse 5. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Mahirap po mga kapatid ang mamuhay po sa dilim. Mga ilang beses ko na pong, makailang beses ko na pong nabiyahe ang balatan ng gabi at talaga pong wala pong ilaw. At kapag pinatay mo yung ilaw ng sasakyan, wala ka po talagang makikita na kahit na konting liwanag. Kaya po, masasabi ko po yung sinasabi po ng salita ng Panginoon na mahirap ang mabuhay ng mahirap mabuhay sa dilim. Kailangan po natin ng ilaw, kailangan po natin ng liwanag. Gayun din po ang sinasabi ng ating Panginoon, John chapter 8 verse 12. Muli nagsalita si Hesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan.
ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So, ganito po ka-importante ang pagdating ng ating Panginoong Hesus bilang isang ilaw ng sanlibutan, bilang isang ilaw ng buhay po natin, sapagkat pinangako niya po doon na lahat ng sumusunod ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So, uulitin ko po na mahirap po na lumakad sa kadiliman. Kapag wala si Hesus bilang ating ilaw sa ating buhay, pwede po tayong mapahamak, pwede po tayong madisgrasya. At ang kahantungan nito, ang kapahamakan na tinutukoy ko po, wala pong iba ay yung kamatayan. Pero ang sinasabi po ng Lord, kapag nasa iyo ang ilaw, which ng ating Panginoong Hesukristo, ay magkakaroon ka ng ilaw sa buhay mo at di nalalakad sa kadiliman. Ano po ba yung silbi ng ilaw na to sa ating buhay? Yung makikita po natin dito sa lima na aking pong ibibigay, okay? Jesus is the light, at ito po ang ibinigay niya po sa atin. Unang-una, Jesus give us life. So shortcutin ko na, ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon in the previous Sunday na pag-aralan po natin niya, na binigyan tayo ng buhay ng Panginoon, ay pagpasalamat po natin. Every day mayroon po tayong buhay. Amen. Every day, every gising is a blessing, ika nga. Amen. Pero dito po, nais ko pa pong palawigin ang buhay, hindi lang po yung ating pong physical na buhay ang nais pong ibigay ng ating Panginoon. Nung nilikha tayo, hiningaan ng Panginoon. Meron din po tayong eternal life. Ito po yung nais ko pong ibahagi, na kapag meron kang Hesus, meron kang ilaw sa buhay mo, ay mabibigyan tayo ng eternal life. Katulad po ng sinasabi po sa 1 John chapter 5 verses 11 to 12. Sabi po dito, "And this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life." So maliwanag po ang salita po ng ating Panginoon. Kapag nasa iyo po ang Panginoon, nasa iyo po ang anak ng Diyos, ikaw po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag tinanggap mo siya bilang Diyos mo at tagapagligtas, ikaw po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Sa John chapter 1 verse 1 to 4, sabi po doon, "Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan." So maliwanag din po ang sinasabi po ng John chapter 1 verses 3 to 4, na nasa kanya po ang buhay, na kay Hesus po ang buhay. Ang pagparito po ng ating Panginoong Hesus ay para bigyan po tayo ng buhay, magbigay po siya ng ilaw para sa sangkatauhan. Amen. Pangalawa po, ano po ang naibibigay sa atin ng ilaw na to? He inspires us to love others. He inspires us to love others. Ito po ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan, ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. John chapter 15 verse 13. So ito po ang si Jesus, ang pagparito po ng ating Panginoon Hesus, ay ito po ay tanda ng pag-ibig ng ating Panginoon sa atin sa sanlibutan. Kaya naman siya po yung ultimate, pinaka dakila na pwede nating tularan. Pwedeng marami pong character sa Bible na pwede po nating tularan. Pwede pong maging example sa mga mabubuting bagay sa kanya pong mga, sa kanila pong mga ginawa. Pero si Jesus Christ yung pinaka-perfect na pwede po nating tularan. Amen. Siya po yung nagpakita ng pagmamahal sa ibang tao na hindi po kayang gawin ng tao. Madali pong magmahal ng kaibig-ibig, pero mahirap po talaga mahalin ang mga hindi kaibig-ibig. Pero si Jesus Christ, ipinakita niya po doon kung paano magmahal ng ibang tao.
paano magmahal sa mga taong hindi ka ibig-ibig. At yun din po ang ipinakita ng ating pong Diyos Ama. No, hindi po tayo kaibig-ibig, pero ibinigay niya po si Jesus Christ. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, ay ganoon din po ang pagmamahal na ibibigay po natin sa ibang tao. Number 3 ay siya po yung guide to our path. Siya po yung ating pong guide. Sabi po sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sumagot po si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala pong iba na daan, mga kapatid. Kung wala ka pong ilaw, ay hindi po tayo makakapunta sa kaharian ng Diyos. Kailangan po natin ng ilaw. Kailangan po natin si Jesus Christ para makapunta sa kaharian ng ating Panginoon. Pang-apat, ano po ang ibinigay ng ating Panginoong Hesus? Ano po yung naibibigay ng light sa ating buhay? Healing for the sinners. Pinagaling niya po ang mga makasalanan. Tayo po yon, mga kapatid, tayo po yung makasalanan. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, wala po ni isa nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Diyos ay sa kanya pong pagparito, the reason why, ang pinaka-purpose kung bakit po nandito ang ating Panginoon ay para iligtas ang sanlibutan. 1 John chapter 4 verse 14. Nakita namin at pinapatutuhanan, isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. So makikita po natin dito na ang pagparito, isang rason kung bakit nandito po ang ating Panginoong Hesukristo, pumunta dito sa lupa ay para iligtas at iligtas ang sanlibutan. Luke chapter 5 verse 31 to 32, sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng magagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matutuwid kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. So ito po yung isa pong reason why Jesus came into the world, para iligtas po ang buong mundo. Kaya nga siya po yung ating pong tagapagligtas. Siya po yung mag-aalis o siya po yung nagtanggal o nag-alis ng ating pong kasalanan. Ito po yung napakaganda na ginawa ng ating Panginoong Hesus. No, na ating pong lagi, the reason why mayroon pong Christmas, ito po yun, mga kapatid. Dahil ito po yung araw ng pagliligtas ng sanlibutan. Ito yung araw para ililigtas ka o iniligtas ka ng ating Panginoon. If you believe in Jesus Christ, the light of the world, magkakaroon po tayo ng kaligtasan at papatawarin po tayo sa ating pong mga kasalanan. Amen. And last is to testify the truth. Sabi po ng John chapter 18 verse 37, Jesus answered, you say that I am the king. In fact, the reason I was born, pakinggan niyo po, no? The reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. So the reason why na pumunta po ang ating Panginoong Jesus dito sa lupa is to testify the truth. Napakarami na pong katotohanan na ipinahayag ng ating Panginoon. Isa na po ang katotohanan dyan na ikaw at ako ay mahal ng Panginoon. Amen? Siya po yung susumahin po natin, mga kapatid, ang pagpunta ng ating Panginoong Hesukristo dito ay dahil mahal ka ng Diyos. Mahal po tayo ng ating Panginoon at nais kanyang iligtas. Amen. Then you will know the truth and the truth will set you free. Nalaman natin yung truth na kapag tayo po ay tumanggap bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Nalaman po natin yung good news. Nalaman po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nalaman po natin yung unconditional love ni Lord. Amen. So nagpapasalamat tayo sa Lord dahil siya po yung pagpunta niya po dito ay para maging ilaw, para tayo po ay bigyan ng buhay. Tulad ng sinabi ko po kanina, para inspire po tayo to love other people, para i-guide po tayo sa ating pong tahakin, para
i-heal po tayo sa lahat ng ating pong mga kasalanan at para i-testify yung katotohanan or yung truth. Amen. At yung pangalawa na gusto ko pong ibahagi sa atin ay Luke chapter 2 verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Mga kapatid, iiwan ko po ito dahil sa susunod po na pagkikita po natin ay itong pangalawa na ligaya o yung joy, kagalakan po yung atin pong ibibigay, itatalakay. So hanggang doon na lamang po mga kapatid, nawa po ay meron po tayong natutunan sa hapon pong ito. At muli, sabi po ng John, uulitin ko po ito bago po tayo magtapos. Sabi po ng John chapter 5 verses 11 and 12, "And this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life." Iniimbitahan kita. Kung nais mo na magkaroon ng eternal life, ito po yung sinasabi po ng ating Panginoon, kailangan po natin ng ilaw. Kailangan po natin si Jesus Christ. Kailangan po natin siyang tanggapin. Kailangan po natin papasukin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Para nagsagunan po yung pangako ng ating Panginoon, "Whoever has the Son has life." Mabubuhay po tayo. Amen. "And whoever does not have the Son of God does not have life." Ayaw po ng ating Panginoon na ikaw ay mapahamak. Ayaw po ng ating Panginoon na ikaw ay hindi niya makasama sa kanya pong kaharian. Kaya ito pong pagkakataon na to, kung ikaw po ay bago pa lang na nakatutok sa ating pong online devotion, kapatid, ikaw po ay tinatawag ng Panginoon at ililid lang kita sa maikling panalangin at sumunod ka sa panalangin na to. Sabihin mo, "Panginoon, nagpapasalamat po ako sa hapon na to na narinig ko ang iyong salita. Narinig ko po ang katotohanan. Narinig ko na ako ay mahal mo. At mula sa araw pong ito ay tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking ilaw ng aking buhay, bilang aking tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ng aking nagawa. Lord, salamat po sa inyong pong pag-ibig. Salamat po sa kapatawaran na iginawad mo sa akin. Maghari ka, manahan ka sa aking puso. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen." Kung yun po ay ipinalangin mo, marami pong salamat at gusto ko pong sabihin na ang salita po ng Panginoon ay hindi po sinungaling. Amen. Tayo po ay minsan pa po na manalangin. Father God, once again, nagpapasalamat po kami sa araw pong ito na ibinigay mo upang kami po ay magsama-sama na dumulog sa iyo. Marami kaming mga kailangang sabihin, Panginoon. Marami po kaming hihingin, Panginoon. Pero allow us first na i-worship ka namin, pasalamatan ka namin, Panginoon, sa inyo pong mga ginagawa sa aming buhay, sa mga gandang ginagawa mo sa aming buhay. Salamat po sa Kapaskuhan na darating dahil ito po, Panginoon, ay nagbigay sa amin ng kagalakan, nagbigay sa amin ng pag-asa na kami, Panginoon, ay meron pong tagapagligtas, na ikaw po, Panginoong Hesus, ang aming ilaw, ang source ng aming buhay, ang reason kung bakit natutunan po namin na mahalin ang aming pong kapwa. Itinataas ko po ang bawat kapatiran na nandito, Panginoon, sa online, Lord, sa kanila pong buhay. Katulad ng aming sinasabi, Panginoon, na tuloy po ang Pasko. You are the reason, Panginoon, kung bakit kami ay nagse-celebrate ng Christmas, hindi po sa ano ba mang bagay. Pero allow us, Lord God, sa aking pong mga kapatid na ito po ay maranasan nila ang tunay na kagalakan, Panginoon, ay nasa iyo.
Ang tunay na saya, Panginoon, ay nasa inyo. Kung ikaw po ay nasa aming buhay, meron po kaming kagalakan. Lord, ang aming buhay ay sapat na, Panginoon, para ipagdiwang po namin ang Kapaskuhan, sapagkat ito po yung rason, Panginoon, kung bakit nagkaroon kami ng buhay at magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan sa inyo pong pagdating, Panginoong Hesukristo. Tinataas po namin muli si Papa Nemesio, Panginoon. Tinataas po namin, Panginoon, si Pastor Ruel Nadal, Lord God. Tinataas po namin, Panginoon, si Sister Ruby. Tinataas po namin, Panginoon, si Pastora Ising, Lord God, sa oras pong ito. Lord, we declare healing upon healing sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Ikaw po ang kanila pong kailangan sa mga oras pong ito. Ikaw po ang magbibigay din po ng comfort, Lord God, sa mga kanila pong mga pamilya, kalakasan, Panginoon, inner strength, Lord God, sa kanila pong mga pamilya. Salamat po, Panginoon, sapagkat lagi po kami may pag-asa po sa inyo. Salamat po sapagkat lagi pong mayroon pong miracle na marami po kami nakikitang miracle, Panginoon, sa pangalan mo. And we speak in the name of Jesus, miracle upon miracle, Lord God, sa kanila pong mga buhay. And nagpapasalamat po kami sa oras pong ito. Salamat, dakilang Diyos. At sa aming buhay, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa mga blessing na binibigay mo sa amin. Salamat po sa walang sawa, Panginoon, na pagpuprovide mo sa pangangailangan ng iyong mga anak. We also remember, Panginoon, our pastors and leaders, Lord God, sa CIF. Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa, i-bless mo po ang CIF family, i-bless niyo po ang aming pong mga pamilya. Papasalamat po kami sa hapon pong ito, sa lahat po din po na nakatutok ngayon sa kanilang pong mga tahanan, sa nakibahagi ng online devotion. Lord, pagpalain mo ang kanila pong mga buhay, Panginoon. We bless you, Lord. We honor you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Marami pong salamat, mga kapatid, sa inyo pong pagsama sa atin. At muli po, gusto ko pong sabihin na maligayang Pasko po sa ating lahat. You are forever blessed.